Kung ikaw ay mabuti na ngayon at maganda na ang iyong ginagawa, kinabukasan mas maganda pa ang iyong gawin to make Pililla even better. Tunghayan ang pag-uulat sa bayan ng Pililla ng butihing ama ng bayan, Mayor Dan D. Masingsing sa State of the Municipality Address 2022. Ano ang estado ng bayan? Nasaan na tayo sa pagharap sa pandemya? Ano ang mga nagawa at ano ang mga planong susunod para sa ikaunlad ng Pililla? Hanapin sa darating na linggo, October 9 sa Limatong Covered Court. Kung papanood rin simula ng pagkalat ng sakit na COVID-19 sa iba't ibang parte ng mundo, ay nagsimula ring maghanap ang mga eksperto ng bakuna laban dito. Sa ngayon, nagtulungan ng pamahalaan at mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa at ginawang prioridad ang paggawa ng bakuna. Matapos masiguro ng Philippine Food and Drug Administration o FDA na ligtas ang bakuna, mabibigyan nito ng emergency use authorization para maggamit ng gobyerno. Pililla. Lumipas ang 6 na taon, 2 termino, at ngayong 3 at kalilipas lamang na eleksyon ay ipinakilala niya ang bagong sigaw ng laban, ang mas pinasigla, mas progresibo, at mas nagkakaisang Pililla even better. Ngayong kanyang State of Municipality Address, ating matutunghayan at maririnig ang kanyang ulat at paglalahad ng pangkasalukuyan at panghinaharap ng mga programang patuloy na mag-aangat sa ekonomiya at magpapakilala sa kasanlan ng bayang tinaguriang Pilang Munti, ang pinagpalang bayan ng Pililla. Magsitayo po ang lahat para sa sama-samang panalangin na pangungunahan ni na Reverendo Padre Alfredo Meneses Jr., Reverendo Padre Romel Felizardo, Reverendo Padre Moises Villamayor, Reverendo Padre Domingo Royo, at Pastor Jose Elorde Aseo. Ito po ay susundan ng pag-awit sa pambansang awit ng Pilipinas, Inas, Imno ng Rizal at Imno ng Pililla sa kumpas ni Ginang Amparo Villa Esther. Sa iyo upang ikaw ay purihin at pasalamatan. Labis ang aming pasasalamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang awa at pagkalinga
sa bayan ng Pililia. Patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob ninyo sa amin araw-araw. Nagpapasalamat din po kami sa maaliwalas na panahon na ibinigay mo sa amin ngayon. Panginoon, ang napakahalagang araw at gawain ito ay inilalapit namin sa iyo upang maging instrumento ng pagkakaisa at pagtutulungan. Hinihiling namin, Panginoon, na buksan mo ang aming isipan upang ang taglay naming kaalaman at karunungan ay maging gabay sa ikatatagumpay ng gawaing ito. Basbasan mo, Panginoon, ang aming hiling na patnubayan mo ang mga leaders na iyong hinirang, lalong-lalo na ang ama ng bayang ito. Naway patatagin mo ang lahat upang maitaguyod ang kaayusan, kagandahan ng bayan ng Pililia. Patnubayan mo ang mamamayan. Ang lahat ng ito ay aming pinasasalamat sa iyo at hinihingi sa pamamagitan ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos na aming Ama, narito po kami sa inyong harapan na nagkakatipon, na nagkakaisa sa puso at damdamin para sa napakahalagang araw na ito. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming bayan ng Pililia, ang lahat ng mga namumunod ito, ang aming punong bayan, Kagalang-galang Dan Valencia Masinsin, ang aming ikalawang punong bayan, Kagalang-galang Jaime Paz, at ang lahat ng mga konsehal ng aming bayan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katalinuhan at kababaan ng kalooban upang makapaglingkod sa pamayanan ng may katapatan at katatagan. Basbasan at pagpalain mo po ang aming bayang Pililia, naway malayo sa anumang mga sakuna at kapahamakan, ang komunidad nito na naway magkaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan at paglilingkuran, upang ang pagsulong na aming inahangad ay madama ng bawat isa tungo sa makadiyos na pamumuhay. Ang lahat pong ito ay aming isinasamo at idinadalangin sa pangalan pa rin ni Yesu Kristong iyong bugtong na anak, kaisa ng Espiritu Santo. Amen. Muli po tayong lumapit sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan, ang aming pong papuri, pagsamba at pasasalamat sa oras na ito sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo. Kinikilala ka namin bilang aming Diyos at Panginoon sa bayan ng Pililia. Maraming salamat po sa aming namumunot na mamahala sa amin sa pangunguna po ng aming punong bayan, ang aming Mayor Dan at aming pong ikalawang punong bayan, Jaime Paz, Panginoon. At sa lahat ng mga konsehal, sa lahat ng kawani ng pamahalaan, sa lahat ng kawani ng aming pamahalang bayan at barangay,
Salamat din po sa mga tao at sa pamilya, Panginoon, na nakasuporta sa aming pong mga namamahala. Tunay po na wala rin po kaming magagawa kung wala ka, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po dahil mayroon kaming namumuno sa amin na nagtataguyod ng iyong mga salita, na ang lahat ng aming gagawin ay gagawin namin alang-alang sa iyo, Panginoon. At patuloy po, Lord, na sama-sama po kami na nais po namin na patuloy na maranasan ang presensya mo, ang kabutihan mo, ang kalooban mo, ang kaparaanan mo sa aming bayan para sa kinabukasan ng aming mga anak at maging ng mga apo-apuhan, Panginoon. Maiwan ang magandang legacy, Panginoon, ng pamumuno. At hinihingi po namin ang iyong basbas ng pagpapala para po sa mga namamahala at namumuno sa amin. May the Lord bless you, guide you, and keep you. May the Lord bless you with His own peace, joy, grace, and mercy through faith in our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, lahat po tayo magsabi ng Amen. Ang tanging-tanging, manaming magpakailanman.
pangarap na tanim sa'yo yaman. Malaking tapat ako'y maglilito kahit ko ay mayan ko sa puso ng dahil pag-ibig ay Diyos na ay titabay kanilino. Kumakatawan sa ating punong lalawigan kagalang-galang Nina Richie Inares, Vice Governor Reynaldo San Juan Jr. Magandang umaga po sa ating lahat. Mayor, kala ko may opening remarks pa. Nagulat naman ako. Parang nagmamadali. Anyways, isang karangalan po no, para sa akin, aking inaanak. na muli pong makadalaw, maging bahagi ng isang napakahalaga at makabulang programa. No? Actually, kanina, nakausap ko nga si Mayor, sabi, Mayor, kailangan pa ba yung report? Eh, kitang-kita naman at damang-dama. No? Yung mga ginagawa nyo sa inyong minamahal na kababayan dito sa Pinilya, no? Siguro, no need to report, di ba? Pero hindi, for formality sake, kailangan talaga, no, para marinig personal ang ating mga kababayan ang mga gandang program drama ng ating mahal na mayor. Anyways, pagbati muna sa ating mga kasamahan na nandito ngayon, unahin ko na ang ating minamahal na mayor, napakasipag, no, na mayor, Mayor Dan Masinsin, palakpakan natin. Very amiable and dynamic mayor. Of course, sa bumubuo ng ating sangguniang bayan, no, sa panguna po sa ating mga konsehal, sa panguna po ng ating Vice Mayor Jaime Paz, no, very able Vice Mayor, sa ating mga kapitan na nandito ngayon kasama ang kanilang mga kagawad, sa panguna po ng ating Liga President Kapitan Ruel Masinsin, at syempre ang kasamaan ko, no, isa sa mga napakagaling at napakasipag na board members, no, na hindi mapapahiya ang Pililya, no, sapagkat siya ay kumakatawan. Actually, hindi lamang sa Pililya, no, sa buong lalawigan natin, ang PCL, ang ating PCL President, Board Member Dindo Abueg. Sa ating mga kawani ng pamahalang bayan, sa manguna po ng ating municipal administrator, si Jan Masinsin, dating tourism officer. At ang ating mga former officials, no? Nandito si Vice Mayor Paeng, si Konsehal, no? Na nandito ngayon. Sa iba pang mga civil society organizations, ng NGOs, ng Pililya,
mga, alam ko, mga investors, mga businessmen nandito rin, no? Yung katuwang ng ating pamahalaan, no? Sa pagpapaunlad ng ating bayan. Sa mga sectoral groups, no? Mga senior citizens, PWD, sama ba? Mga magsasaka, at iba pa mga sectoral representatives nandito ngayon. At ang ating, sino pa? Halos kompleto na, no? Pasensya na kung may nakalimutan ako. So, sa lahat ng mga kalalawigan, kababayan namin dito sa Bililia, muli po, isang magandang-magandang umaga ang pinapaabot ng ating punong lalawigan, Governor Nina Richie Inares, sa inyong lahat. At pagbati na rin ang congratulations, no, sa ating mahal na mayor as you celebrate your first 100 days as a local chief executive dito sa ating bayan. New term. At humihingi pala ng pamahanhin ng ating punong lalawigan, si Gov. Nina, sapagkat talagang bagamat gustong-gusto niyang pumunta sa araw na ito, sa umaga ito, nagkaroon lang talaga ng conflict sa schedules. Napakarami po ng schedules ng ating Gov. Nina, no? Kung isipin natin, 13 municipalities in one city ang kanyang pinaglilingkuran. Kaya talagang pag nagkasabay-sabay, hindi ko kayang puntahan lahat. Kaya po ko po ay naatasan ng ating Gov. Nina, our good governor, na kumatawan po sa kanya, no? At ipaabot ang pagbati sa inyong lahat. At alam ko naman okay lang sa inyo to, no? Nako, ang kumatawan. At sabi nga, no, today talaga is a proud moment. Hindi lamang para kay Mayor Dan bagkus sa sambayan ng taga-Pililia, no? Sapagkat ngayon po ay sineselebrate nga natin ang unang 100 taon na muling panunungkulan ng ating mahal na mayor. At alam ko naman, no, throughout the years ng kanyang panunungkulan, nakita natin ang patuloy at tuloy-tuloy na kaunlaran dito sa ating minamahal na bayan ng Pililia. At Mayor, makakaasa kayo ng ating pamahalalawigan, no, sa panguna po ng ating Gov. Nina Richie Inares, kasama po natin si Bugaldindo, no, witness siya na kami po ay magiging kaagapay nyo sa inyong paglalakbay, no, tungo sa higit pang sustainable progress and development dito sa inyong bayan, no? At of course, nakikita ko napakaraming tao, no? Ang pagsasama-sama nyo ngayong umagang ito ay patunay lamang sa inyong pagkakaisa, sa inyong adhikain na patuloy, no, magsama-sama para sa inyong mga pangarap sa ating minamahal na bayan na Pililia. Tunay nga po, no, na napakalayo na, no, ng narating ng inyong bayan when we talk about progress and development. Malaki pa po, no, ang potential ng inyong bayan upang maging higit na maunlad, no. Alam ko naman ang layunin naman ng panunungkulan ng ating mayor, ng ating vice mayor, buong po ng Sangguniang bayan ay maging isa sa mga premiadong bayan ang Pililia dito sa ating lalawigan. At slowly but surely, no, nararating na po natin ito, no. Congratulations po sa ating mahal na mayor at ating mga iba pang mga servant leaders. At yun nga, no, hayaan niyo po. Ngayon pa lang po yung speech ko. Intro pa lang po yun. Kasi alam ko, kailangan tapatan yung pag-uulat ni Mayor, ang speech niya mamaya. At alam ko, mahigit isang oras yan. Ano, Mayor? Sanay na po ako. Nakakadalo na ako eh. Anyways, by God's grace, no, ay talagang nakaraos tayo ng 2020 at 2021 with all the challenges brought about by this COVID-19 pandemic.
sa gabay ng ating Panginoon, of course, sa gabay ng ating mga lingkod bayan, sa ating mga servant leaders, mga public servants, sa pangunguna, of course, ni Mayor Dan, ay nagpursigi at patuloy tayong nagpupursigi. Pupursigi kayong lahat na mapaglingkuran ng tapat at maayos ang inyong mga kababayan. Ngayon, 2022, bagamat sabi nga, pa-new normal na tayo, may mga hamon pa rin tayong haharapin. Definitely, there will be challenges ahead. But with our faith in God and trust in each other, we can rise to the challenges that may and will confront us. Nagawa na natin ito at gagawin nating muli. Magkakasama at nagkakaisa. With the guidance of our Governor Gov. Nina Inares, we will continue to do our best, or should I say, to do better. Diba? Even better, diba? To do our utmost effort to provide the necessary and important services to our fellow Pililians, to our fellow Rizaleños. Bilang public servants, malaki ang inaasahan ng ating bayan mula sa inyo. Upang ganap na makamtan ang inaasam na kaunlaran. Magkakasama po tayong lahat sa adhikain na ito. Ang kaunlaran ng bawat isang tagapililya, ang kaunlaran ng bawat isang Rizaleño. Mayor Dan, at sa bumubuo po ng Sangguniang Bayan, kinikilala ng ating punong lalawigan ang inyong walang sawang paglilingkod sa ating mga mamamayan at pagbibigay puri at dignidad sa serbisyo publiko, no? Kayo yung masasabi natin tunay na meaning, no, ng public service. Hindi po biro ang gawain natin as public servants. Hindi rin biro ang paminsan-minsan hindi pagkakaunawaan ng mga mamamayan at ng ating mga lingkod bayan. Ngunit, tiwala po kami, tiwala po ang ating punong lalawigan, si Gov. Nina, na ang ating mga lingkod bayan dito sa Pililia, sa panguna po ni Mayor Dan, ay masipag, maasikaso, matyaga, at may dangal. We know that you render more than the usual 8 hours just to be able to serve our kababayans. I know that you go out of your way, even spending your own resources just to be able to address the needs and concerns of the people we serve. You rise above yourselves to be able to serve our kababayans. Yan po ang halimbawa ng dedikasyon sa serbisyo. Kaya, congratulations, no, with flying colors. Talagang nakagampanan niya po ito, Mayor Dan. Kaya nga po, kami po ay nagpapasalamat. Ang ating governor ay nagpapasalamat sa ating mga lingkod bayan dito sa Pililia, kay Mayor Dan, sa inyong masasabi natin talagang dedicated service sa ating mga kababayan, sa ating mga kalalawigan. At least, no, Mayor, hindi na po kami hirap, no, na magpaabot ng serbisyo sapagkat talagang masasabi namin, actually parang hindi na namin kailangan, no, kasi alam namin nandiyan na kayo. Pililia is in good hands, sabi nga, di ba? Palakpan naman natin si Mayor Dan. So, may 30 minutes na ba? Another 30 minutes para at least masabayan, no? Hindi, biro lamang po. Actually, Mayor Dan, no, hihingi na po ako ng paunang paumani, no? Sapagkat may kasabay rin po na event, no, na kailangan kong dauluhan. Actually, ngayon, may kasabay sa Taytay Blessing sa isang subdivision. Pero talagang mas minabuti kong mauna po ito.
no, ang dahil mas mahalaga po ang ating mga kababayan dito sa kababayan sa Pililia. So anyways, again, for in behalf po, hindi na po ako magpapakahaba, for in behalf ng ating pamalampalaluigan, no, kasama po ang ating board member Dindo Abueg, of course sa panguna po ng ating governor Nina Ricci-Nares. Muli, congratulations po, Mayor Dan, for the first 100 days. No? Congratulations. No? Even better, Pililia. Sa inyong pinakitang pagkakaisa at pagtutulungan sa isang hangarin na higit pang maging maunlad ang inyong bayan. Of course, sa ating lahat, let us continue to be significant partners, no, with our servant leaders, with Mayor Dan, in securing a better and brighter future para sa ating lahat, no, sa ating mga kababayan. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. God bless us all. To God be all the glory. Maraming salamat po, Vice Governor Reynaldo San Juan Jr. At upang tuluyang ibigay sa atin ang Ama ng Bayan ng Pililia, pakinggan po natin ang masipag at butihing Pangulo ng Philippine Councilors League Rizal Chapter, Konsehal Dindo Martinez Abueg. Isang pinagpalang araw po ang aking pagbati sa inyong lahat. Sa nakalipas na 6 na taon ng paglilingkurang may puso at pagmamahal sa gampanin, ay hindi nalingid sa ating lahat na makita ang malaking kaunlaran na dulot ng pamumuno ng isang tunay na lingkod bayan na siyang nagpatibay at lumikha ng sandatahang nagpapayabong sa ekonomiya at kasarinlan ng Pililia. Sa kanyang puso at isipan, ang paglilingkod sa tao na nakasalalay sa habag at awa ng Diyos at ang paglilingkod ng walang pag-iimbot at hindi makasarili ay siyang naging susi sa makabuluhang pamamalakad. Sa mga letrang ito, D-V-M at D-A-N. Nais kong ibigay sa inyo ang tunay na kalugan ng isang lingkod bayan. D-V-M, dedikasyon, volunteerismo at malasakit. Mga makabuluhang programa, bunga ng dedikasyon. Mas pinalakas at pinatatag na volunteerismo at malasakit sa mga sektor at mga nasa laylayan ang siyang naging pundasyon upang mas higit nating maramdaman ang isang leader na D-A-N, dumadamay at naglilingkod, upang mas maramdaman at makamit natin ang Pililia even better. Ngayon naman, atin pong pakinggan na mamutawi sa kanyang mga katatayuan ng ating bayan at gayon din ang paglalahad ng mga proyekto at programang pangkasalukuyan at panghinaharap para sa mahal nating bayan ng Pililia. Isang karangalan na ipinakikilala ko po sa ating lahat ang ating pinagpipitaga ng Ama ng Bayan ng Pililia, kagalang-galang
Mayor Dan Valencia Masinsin. Sa atin pong mahal na gobernadora, Gobernador Nina Richie Inares, na nire-represent po ni Vice Governor June Rey San Juan. Ang mga masisipag na lingkod bayan po sa ating probinsya, nahawa lamang po ang Pililla. Muli po natin palakpakan. Ganun din po, hindi man po nakarating ang ating mahal na Congressman Dino Tanwadco. Pinahatid po natin ang isang masagana at blessed na pagbati sa ating Congressman at ganun din po sa kanyang may bahay. Sa atin pong kagalang-galang na atin pong katuwang, sa Sangguniang Bayan, galang-galang Vice Mayor Jaime Casaspas at sa buong Sangguniang Bayan po ng Pililla, sa atin pong ex-officio board member at kasalukuyan pong PCL President buong Calabar Zone, kagalang-galang ex officio Councilor Bukal Dindo Abeg. At sa atin pong ex officio Councilor, ang Liga ng Mga Barangay President, ang kagalang-galang Ruel Masinsin, at sa lahat po ng mga barangay captain na narito, sa lahat po ng mga barangay officials na narito. So sa lahat po ng ating mga empleyado ng ating pamahalang bayan, pwede pong pakitayo. Mga empleyado po ng ating pamahalang bayan, ay mga department heads, sa lahat po ng mga NGOs, CSOs na narito po, pwede pong pakitayo din. Sa head po ng ating OSCA, Ginoong Cesar Peralta, ayan, nandiyan po. Sa Federation head po ng ating PWD, Ginoong Alexander, Engineer Alexander Herrera. Sa atin po mga Fisher Fox, nadyan po rin yung ating mga mangingisda. Nasaan po? Pakitayo nga po. Ayun pala sa gilid. Sa lahat po ng ating mga magsasaka, nadyan po ba? At sa atin pong SK Federation, nasaan po mga SK? Pakitayo po yung ating SK Federation President, ex officio Councilor SK Chair Woman Eli Jimena. Pakitayo po. At nasaan po mga SK natin? Yon. Sa atin pong sa atin po mga co-ops, nasaan po mga co-ops natin? Yeah. Ang atin po mga BSW. Ang atin po mga senior citizen. Ang nasaan po ang PKP? Mga kababaihan po.
ang atin pong DepEd. Ang URS family po. May nakalimutan po. Atin pong Coast Guard. Ang atin pong BAP. Ang atin at ng atin pong mga kapulisan, nandiyan po. Meron pa po bang nakalimutan? Wala na. Siyempre, ang akin pong lahat po kayo ay nagbibigay ng inspirasyon sa mayor. Ipinahuli ko po talaga ang aking buong pamilya. Kaya nandiyan po ang aking beloved wife, ang aking pong mga anak at apo, ang akin pong kapatid na pinakamamahal na kapatid. Nakalive yung mga kapatid ko sa Amerika, baka magreklamo. So sa lahat po, pati yung mga kapatid ko na nakalive, ano po, na nanonood, mahal na mahal ko po kayo. Huwag po kayo mag- hindi lang po si Ate Kunching. Pero dahil siyang narito, siyang pinakamamahal ko. Na kapatid. So, at sa dati pong ating dating Vice Mayor, Vice Mayor Rafael Carpio, yan, nandiyan po siya. Ang atin pong dating konsyal, Councilor Sano Pendon. Meron po bang hindi pa natawag? Ang atin pong mga reservis, may mga reservis po ba? Ang atin pong mga rescue volunteers, kanina po nakita ko marami po silang narito, yun po, nandun sila. Mga rescue volunteers. So, kompleto na. Kung meron po hindi ako natawag, pakitaas lang po ang kamay. Mamaya po may premyo kayo. Yun yung pinakamaganda sa lahat. So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At sa lahat po ng mga kababayan namin, sa lahat po ng mga kababayan natin na nandoon po sa labas na nanonood, at sa lahat po ng mga nanonood ng live na ating mga kababayan, hindi lang po sa Pidilya, maging sa abroad, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, at salamat po sa pagsubaybay dito po sa ginawa po nating State of Municipality Address. Mabuhay po tayong lahat. At salamat din po sa mga atin po mga clergy na kasama po natin, ang atin po mga pastors, ang atin po mga kaparian, at ang iba't ibang mga religious sector po, maraming pong salamat. Thank you very much po. At isang mapagpalang araw din po sa ating lahat. Isa pong malaking karangalan, alisin ko po face mask ko, nahihirapan po magsalita. Isa pong malaking karangalan na muling tumayo dito sa inyong harapan sa pangatlong pagkakataon. Noong 2016, First 100 Days, tayo po ay nagulat. 2019, at ngayon po ay 2022, muli pong nag-uulat ang inyong lingkod. Kaya labis po ang aking kasiyahan sa pagpapaunlak, at narito po kayo upang saksihan ang isa sa napakahalagang okasyon pong ito. Napakasarap po damhin at pakinggan at malaman ng bawat isang mamamayan kung ano na ang nangyari matapos
halal ang mga bagong opisyal ng ating bayan sa pangunguna po ng inyong lingkod. At marapat lamang po at dapat na malaman ng taong mamamayan ano na nga ba ang nangyari at saan na ba talaga tayo patungo. Isang malaking bagay po yan para lalo pong mabuhay at sumigla ang bawat isang mamamayan. Mabuhay at tuloy-tuloy ang spirit of volunteerism, ma-inspire ang ating mga mamamayan at maging katuwang ng mga elected officials upang lalong higit na paghusayin at pagtulungan kung ano pa ang mas ikabubuti para dito sa ating bayan at makakontribute po tayo sa kaunlaran ng kung anong lalawigan tayo nabibilang, ang pagiging Rizaleño. At yun po yung lagi ko naririnig sa ating mga probinsya namumuno sa atin kay Governor, yung dati pong Governor kay Gov. Nini Inares, na napakahalaga na ang isang bayan ay malaki ang nagiging contribution upang mapanatili na ang Rizal ay laging number one sa buong Pilipinas. Kaya palapakan po natin ang namumuno po sa atin sa probinsya. At ngayon naman po ay pinamumunuan po tayo ni Gov. Nina. At yun din po ang kanyang advokasya na lahat ng bayan ay contributor upang ang lalawigan ng Rizal ay manatiling premier province sa buong Pilipinas. Kaya palakpakan po natin at pasalamatan po natin ang atin pong mga namumuno po sa atin sa ating lalawigan. At hindi rin po matatawagan ang kanilang sipag. At tuwing makikita ko nga po si Vice, si Dr. Jun Ray San Juan, talagang lalo pong nadudoble ang sipag ng inyong lingkod. Palakpakan po natin. Napakahalaga po noon. Sabi niya, kung noon tayo po ay better Pinilya, bakit po better Pinilya? Marami po nagsasabi, bakit hindi raw best? Sabi ko, pag better po, there is always room for improvement. Lagi po tayong may tinitingala pa. Pagka po best at nasa tuktok na po tayo, baka ang mangyari po ay downward. Kaya dapat po, better. At ang adikain po natin, sa pangatlong pagkakataon po ay Pinilya even better. At narinig po nyo kanina, sabi ko nga po, kung magandang ginawa mo ngayon, bukas mas maganda pa ang gawin mo para ma-meet natin yung target na Pinilya even better. Yun po yung napakahalaga. At makakamit lamang po natin yon. Makikita po ninyo doon po sa ating hashtag, Better Pinilya, ano po nakalagay doon? Masigla, progresibo, at nagkakaisa. Napakahalaga po niyan. At makikita po ninyo ngayon, marami nga pong mga LGUs na naiinggit. At hindi naman po naiinggit, natutuwa sa ating bayan. Bakit po? Pagkapanalo lamang po ng inyong lingkod, nanalo po ang bagong Vice Mayor, ano pong ginawa ng inyong mga elected official? Nag-concert for unity. Sama-sama po kaming kumanta. Bagamat hindi po kami mga professional singers, pero ang laki po ng pondong nalikom para po tulungan ang ating inang simbahan. Kaya maraming salamat, Vice Mayor Jaime Paz, at kasama po ang mga lahat ng kunsyal na nag-concert. Doon po natin makikita na kinaiinggitan, pero masaya silang nagsasabi na napakaganda naman sa inyong bayan. So, iisa po kami ng iniisip ng mga elected officials sa pangunguna po ng inyong lingkod, sa atin pong Vice Mayor Jaime Paz, at sa lahat po ng mumuno na pagtulong-tulungan po na makamit po natin yung pangarap na Pinilya even better. At ganun din po, hindi po namin magagampanan lahat yan kung ang atin pong mga empleyado
ang mga magagaling na mga department heads at mga empleyado ng ating pamahalaang bayan ay hindi po nagkakaisa. Kaya, nandyan po yung sekretary ng ating Sangguniang Bayan, masayang masaya. At yan din po yung mga department heads. Ano po? So, masigla, progresibo, at nagkakaisa. Umpisahan po natin doon sa masigla. Isa-isahin po natin ang pagiging masigla. At sa pagiging masigla, nandyan po ang ating health, ang peace and order, ang ating pong social welfare, tourism, culture and arts, education and employment. So kinategorize po natin. Ano po? Sa atin pong health, sa atin pong health, na-achieve po natin ang isa sa pinakamataas. Alam naman po natin, panahon ng COVID, kailangan po natin sumunod at mag-campaign para po maprotektahan ang ating mga mamamayan. Kaya ang atin pong total na vaccination ay pumalo po ng mahigit 80%. Kaya makikita po ninyo ngayon, napakaliit na po at minsan matagal, ilang linggo, wala po tayong mga COVID cases. Yun po yung napakaganda po doon. At ngayon po ay 100% operational na po ang ating lying in dito po sa ating RHU. Pwede na po mag-avail ang ating mga kababayan. At ang immunization po ng ating mga bata pumalo na rin po ng 100%. Ang atin pong natulungan, lalong-lalo na po yung mga dialysis patient, sa loob po ng 100 days, napakarami po nating natulungan, 696 dialysis patient sa loob lamang po ng 100 days. At malugod ko pong ibinabalita sa inyo, by 2023, magkakaroon na po tayo ng sariling dialysis center dito po sa ating bayan. At nakipagmowa na rin po ako, inapprove po ng ating Sangguniang Bayan sa pangunguna po ni Vice Mayor Jaime ang resolusyon para po makapagmowa. At by 2023, wala na pong iintindihin ang ating mga dialysis patient. Sagot na po ng ating pamahalaang bayan. Yun po yung napakaganda po noon. At yun pong pagbili ng mga makabagong kagamitan. Kung mapapansin po ninyo, ang ating pong RHU sa pangunguna ni Doktora Aura Paz. Nasaan po si Doktora Aura Paz? Nadyan po ba? Pakitayo nga po yun. Ay, nadyan po si Dr. Orbas at ang kanyang staff. Ano po? Tayo po ay nakabili na ng mobile clinic, vaccination clinic. Kung gusto po ninyo magpa-booster, tumawag lamang po kayo sa RHU o sa Office of the Mayor. Pupuntahan po kayo ng personal ng ating mobile vaccination clinic at pagpasok niyo po sa van, parang ayaw niyo nang bumaba. Ganon po kaganda yun po ang ating mobile vaccination clinic. Ano po? So, sa pangunguna po ni Doktora Aura Paz, ang pagdidistribute po ng mga medical equipment doon po sa mga indigent constituents ay pinangungunahan po lagi ng ating RSU. Kaya palakpakan po natin ang ating RSU. Very good po. Marami pa pong programa, hindi ko po isa-isahin. Kung iisa-isahin ko po ang programa ng ating health,
ay baka yung sinabi po ni Vice Governor na isang oras, abutin po tayo ng limang oras dito. So, dumako naman po tayo sa peace and order. Yan. Ang atin pong bayan maintain. Ano po? The most peaceful town in the whole province of Rizal. At tayo po ay nabigyan ng award tungkol po dyan. Kinilala po ng ating DILG, nung dati pong sekretary. At yan po ay maintain po natin the most peaceful town in the whole province. Tayo po ay nakapag-install ng additional 25 CCTVs. Ano po? At ang total po ng CCTV natin ngayon, kung hindi po ako nagkakamali, ay nasa 57 na po. So po, yung po yung mga strategic area, yan po ay covered ng CCTV at kung sakaling nagkaroon ng krimen, ay madali pong matrace ng ating mga kapulisan. So yun po yung kahalagahan ng ating mga CCTV camera. At makikita naman po nyo ang sipag ng ating pulis sa pangunguno ni Major Bong Yu. Nadyan po ba si Chief? Ay, mga tao lang na dito. So, yun po ang kahalagahan ng peace and order. Ano po? At ang atin pong score doon po sa MADAC, Municipal Anti-Drug Abuse Council. Nasaan po yung head ng ating MADAC? Pakitayo nga po. Ayun po. Si Mr. Byron Materiano. Awarded po yung ating MADAC. Ano po? So, ang lahat po ng barangay sa atin ay declared po na drug-free barangay. Ano pong ibig sabihin ng drug-free barangay? Baka hindi po natin alam. Ay, bakit sa ganun may drugs pa? Bakit sa ganun may drugs pa? Ang ibig sabihin po ng drug-free barangay ay identified na po lahat sino ba yung user at sino yung possible na maging pusher para naagapan at nabibigyan po kagad ng aksyon ng ating mga kapulisan. At kung yan naman po ay user, yan po ay ipinaririhab po at pinangungunahan po yan ng ating kapulisan at ng ating MSWD officer. Pakitayo nga, Ma'am Jonah. Yan. Ganyan po, kasisipag. Sa audit po ng Municipal Peace and Order Council, ano po? In-audit po tayo ng last June 2022. Katulad po ng sinabi ko po, maintain ang Pililla ang most peaceful town sa buong probinsya. So kaya, sa atin pong mga kapulisan, congratulations po. At pagdating naman po sa disaster preparedness, mapapansin po ninyo, pakitayo nga yung ating DRRM head, ang aking co-chair, yan, si Engineer Mayo Yokinko. Dumaan po ang mga kalamidad. Zero casualty po ang atin pong bayan. Dito lang po nakaraang bagyo, ito po yung pinakamaraming evacuees. Ano po, umabot po na mahigit 700 ang evacuees. Magtataka po kayo, hindi naman malakas ang bagyo. Bakit dumami ang evacuees? Umabot na mahigit 700. Hindi po kasi tayo reactive. Tayo po ay proactive. Hindi pa dumarating ang bagyo, dapat nakaprepare na. At ang inyo pong lingkod ay hindi po natutulog hanggat ang mga evacuees ay nasa mga evacuation center. Magdamagan po kaming gising. Sino po ang gising? Ang yung lingkod, ang ating DRRM officer, ang Kapitan Ruel, at siya ang chairman ng buong barangay. Chine-check po niya lahat ng barangay captain kung natutulog. Wala pong natutulog na kapitan, gising lahat. At nagpo-force evacuation po. At ang atin pong MSWD, nagpiprepare po ng pagkain para hindi po nagugutom ang mga evacuees. Yun po. Ganun din po yung ating budget officer. Pakitayo nga po. Kasi baka walang budget. Kaya sama-sama po kami nagpupuyat.
at ganun din po ang ating health. Napunta na naman sa health. Kasi pag kami mga evacuees po, na doon po, hindi pwedeng walang health officer. Kaya congratulations, Dr. Aura, at sa staff mo. So yun pong buong disaster management team, in place po yan tuwing may kalamidad. At maaasahan po ninyo na kami po ay gising at kung tatawagan ninyo ay kagad-agad matutugunan po kung ano po yung pangangailangan. Ang isa pong nakakatuwa, sa 100 days po, ang naservisyuhan po nating patient ng atin pong ambulance, 1,100 patients. parang imposible, ano po? Isipin po ninyo, apat na ambulance, tapos 1,100 patients. Sabi nga, pangarap po natin na magka-ospital. Pero dahil wala pa po tayong ospital, pinaparami po natin ang ambulance. At bilib po, nasan po mga ambulance driver dito? Pakitayo nga po. Lahat yata yung may biyahe. Pero ang in-charge po sa ating ambulance ay narito po, ang dating ating budget officer at ang dating accountant, narito po si Brad Jimmy Capistrano. Nasaan po? Pakitayo. Hindi na rin po halos natutulog yan sa pagsagot po ng mga tawag pagdating po sa ating ambulance. So, serbisyo publiko na may puso at malasakit. Yun po ang pinakamahalaga. At sa atin naman pong mga volunteer rescue, ano po? Rescuer, ano po? Mga volunteer. Nakapag-rescue po tayo sa loob po ng 100 days ng 100. Nakapag-conduct po ng 123 rescue operations. At nakatanggap nga po ako ng text kay Senator J.B. Ejercito. Kasi dito po sa highway, ano po, may na-aksidente. Tapos nakatanggap po ako ng text kay Senator J.B. Ejercito. Congratulations, Mayor Dan. Job well done. Inurasan ko ang rescue team. In less than 5 minutes, may rescue operations na kagad. Kaya may utang po si Senator J.B. Ejercito pag napunta po ko sa Senate. Kukunin ko po sa kanya, bakit wala pong plaque of recognition? Ipapakita ko yung text niya. Kaya sa atin po mga volunteer rescue, maraming pong salamat. Ano po? Thank you very much po. Medyo mababa po luha ng inyong lingkod din. Ako po sa labis po ng tuwa at natutuwa po. Ganyan po kagagaling ang mga Pililyanon, ang mga Rizaleño. Kasi tayo po yung Rizaleño eh. Ganyan po kagagaling pagdating po sa resiliency. At yan naman po ay utang natin, hindi po sa inyong lingkod. Utang po natin sa province. Talagang pagkausap ko po ang ating governor, yung dating governor, talagang pag kami po nagkukwentuhang dalawa, ako lang daw po ang nakakapagkwentuhan kay governor, Nini, ng isang oras o isang oras mahigit. Yun daw pong iba kalahating oras, hindi. Pero kami po dalawa, ang sarap lagi na ako. Pero ang pinag-uusapan po namin doon, paano pa mai-inspire ang atin pong mga kababayan. Yun po yung napakahalaga. Pagdating po sa social welfare, ang atin pong LGU ay na-recognize din po sa best implementer ng feeding program. Ayan. Nakakatuwa po. At ang atin po mga beneficiary naman po sa Cash for Work, dati po kakaunti. Sa tuwa po sa ating bayan, hindi po sa mayor lang ha. Sa tuwa po sa ating bayan ay dinagdagan po nila ang atin po mga beneficiary pagdating po sa Cash for Work. At
Ang maganda po doon, yun pong ating mga centenarian. Yan. Sino ba ang malapit na maging 100 rito? Ang atin pong sanggunian bayan ay nagpasa ng isang ordinance. Ano po? Na ang centenarian ay bibigyan ng 25,000 pesos ng ating pamahalang bayan. Ang atin naman pong sangguniang panlalawigan ay magbibigay po ng 200,000 sa isang Rizaleño na natural born dito po pinanganak sa Rizal pag inabot po nila ang 100 years old. So, centenarian. At makakatanggap po naman sa national ng 1 million. 100,000. So, yun po. Ano po? Kaya, i-advise ko po, bago po dumating ang 100 years old, nakari na po agad natin, i-apply na po agad natin. Para pagdating po ng birthday mismo, ay ma-i-award po agad natin. Ano po? Kuya Romy, malayo pa ano? Malapit na. So, yun po. At nag-conduct rin po tayo ng para po matulungan po ang mga nagsasama ng hindi kasal. Nag-conduct rin po tayo ng kasalang bayan. Ano po? Na ang inyong lingkod ang nag-officiate. Pero tayo rin po ay naging kabahagi ng kasalang bayan na ang nag-officiate po ay ang pari sa Malaya. Kung hindi po ako nagkakamali, parang 24 or 26 couples po yon. So napakahalaga po noon. Ano po? Na ang pagsasama po ng mag-asawa ay maging legal para mas marami pong at yung mga anak nila ang makikinabang. So yun po yon. Kaya ang kabahagi po lagi dyan ng ating LCR. Nasaan po ang ating LCR? Pakitayo. Yan po. So, pag kayo po ay magpapakasal at kailangan nyo ng mga requirements, lumapit lamang po kayo sa ating LCR, hindi na po kayo pababayaran. Para makuha po yung lisensya. Si Ginong Ruel Hipulan. Yan. Kasama po sa project yan. Pakita yung nga ulit. So, dumako naman po tayo sa atin pong tourism. Ano po? Tourism, culture, and arts. Ang atin pong turismo ay kinilala ng atin pong region na tayo po yung top 5 tourist destination. Ano po? Dito po sa ating lalawigan. Yan. At ganun din po, kinilala din po tayo ng province sa pangunguna po ni Gov. Anina. Top 5. So, hopefully, pagdating po ng nag-normal na, hindi lang po tayo top 5. So, ma-increase po natin yung ating rating at sumampa po tayo sa top 3 tourist destination. At yan po ay makakamit po natin sa pagtutulungan po nating lahat. Sa pangunguna po ng inyong lingkod, ni Vice Mayor Jaime Paz, buong sanggunian, at lahat ng barangay, ang project po natin, pagpasok po ng 2023, ikakapacitate po natin ang lahat ng ating TODA, ang Tricycle Drivers Operators Association. Isiseminar po natin yan para po maging lalong tourism-friendly ang ating bayan at ipoprovide po ang uniform para makikita po nila na talagang kaiga-igayang pumunta sa bayan ng Pinilya. At kasunod din po niyan, ang pakikipagtulungan po sa mga barangay captains, ano po, sa pangunguna po ng ating menro, para ma-maintain po at lalong luminis ang ating bayan upang pagpunta ng turista
may maibabalita sila na ang Pilipinas ay katulad o higit pa sa ibang mga tourist destination sa Pilipinas na malinis, maganda at kaiga-igayang pasyalan. Pakitayo nga po yung ating Menro. Nasaan yung ating head ng Menro? Yan po, si Engineer Russell Labiste. Pakitayo nga po yung ating mga kapitan. Pakitayo po. Ayan. Pakitayo po yung ating mga SK. Katulong din po kayo dyan. Yung isang SK, hindi tumayo. Baka may nararamdaman itong ating isang SK. So, yun po. Pagtutulong-tulungan po natin lahat yan. Ano po? So, hindi lamang po yung mga binensyon ko po. Yan po ay tulong-tulong nating lahat. Kung mapapansin po ninyo, noon, pag ako po ay naglalakad at may nakita akong basura, ako po ay nagdadampot. Ano po? Ng basura. Ngayon po, ganun po ulit. Makikita po nyo ako nagdadampot sa basura. Kaya pag ako ay nagpunta po sa isang barangay at nakita ko may marumi, maasahan po ninyo ang mayor nyo ang tagadampot nyo ng basura. Minsan po, napunta po ako sa isang barangay, hindi ko na lang po banggitin. Dadampot pa lang ako, ang sabi ng kapitan, uy, mahiya kayo, ang mayor ang nagdadampot na. In 5 minutes time, malinis ang buong paligid. Ganon kabilis. Part po kasi ng tourism yan. Ano-ano pa po ang part ng tourism? Kasama po ang katahimikan, ang peace and order. Kaya napakalaki po ng role ng ating kapulisan, ng ating pong Coast Guard, ng ating pong public safety. Nasaan po ang head ng public safety? Pakitayo nga po. Si Engineer Joymy Vidanes Labiste. Ayan. Napakahalaga po ng role ng ating public safety para po sa ating turismo. At ongoing po ang cultural mapping. Napakahalaga po na alam natin kung ano ang ating kultura, saan tayo nag-umpisa upang makita po natin ano ba ang network, ano ba ang worthiness ng bawat isang Pililyanon. Kaya napakahalaga po nun, lahat po ng Pililyanon ay mahalaga. Lahat po ng Risaleño ay mahalaga. Kaya dapat po malaman natin kung saan tayo nagmula. Kaya pinag-ikting po natin at inumpisahan po natin at ongoing po ang cultural mapping. Pakitayo nga po ang head po ng cultural mapping. Nasaan po? Ayan po, si Angelo Ternate. So, yun po yung kahalagahan po noon. Pumunta naman po tayo sa education. Yan. Siyempre, pag education ang pinag-uusapan, nangunguna ang DepEd. Asan po? Pakitayo nga po, DepEd. Maraming salamat po sa mga principal. Ano po? Halos lahat po ng principal dito ay awardee. Siyempre, sa pangunguna ng masisipag na PSDS, kay Dr. Birin, Niliton Birin, at kay Dr. Dali Torres. Napakaganda po ng pangalan ni Ma'am Dali. Pure Dalisay Torres. Kaya maraming salamat po sa ating DepEd. Kung wala po ang DepEd, siyempre, wala yung mga leaders. Dahil kayo ang naglilinang at humahasa sa ating mga mag-aaral. At siyempre, kakambal po niyan at kasunod niyan ay ang ating pong akadim, ang ating URS. Nandiyan po ang ating URS family. One of the prestigious university. Ano po? Talagang, nung pong time, ewan ko lang po, ano po? I-update ko lang. Nung time na kumuha po si Engineer Joymy ng board exam sa engineering, 100% passer ang lahat ng graduate ng URS. Ganun po kagaling. At tuloy-tuloy po yan kung gano'n po kagaling. Hindi lang po yung time ni Engineer Joymy. Tuloy-tuloy po, napakalaki po ng porsyento na pumapasa sa URS at nagiging 100% pa pagdating sa board exam. Ganun po kagaling ang ating URS family. Congratulations po. Thank you po.
Ang ating pong munisipyo ay nakapagbigay po ng scholarship assistance. Pag sinabi pong scholarship assistance, hindi po full grant. Ano po? Nagbibigay po tayo ng financial assistance sa mga estudyante, senior high school and college level. Pag ang grade po ay 85 up, 85 to 90, nagbibigay po ang ating LGU ng 2,500 financial assistance. Pero kung ang grade po ng ating mag-aaral ay umabot po ng 91 up, nagbibigay po tayo ng financial assistance 5,000 pesos. So, umabot na po sa 511 ang atin pong nabigyan. At ang head po natin dyan, ang focal person po natin ay ang ating God focal person. Pakitayo nga po, si Mean Hilaga Bidanes. Nasaan po si Mean? Ayun, nandun po. Siya po yung ating focal person. Si Mean. So dati po yan, nasa 400. So nadagdagan po ng 111. At ipagdasal po natin, ano po, na ang ating LGU ay maging awardee po sa National Literacy Award sa pangunguna po ng inyong lingkod. Sana po, ano po, kasi tayo po ay nominado pagdating po doon sa Literacy Award. So yun po yun. Kaya ipagdasal po natin, sana. Kung hindi man po, magpasalamat din po tayo. So, employment po. Pagdating po sa employment, ang atin pong mga estudyante, special program for employment for students, dati po, meron po tayong 60. Ano po? Ngayon po, mapalad po tayo na nabiyayaan at nabigyan 100, umabot po ng 145. Yun po yung maganda doon po sa ating mga estudyante. Ano po? At 20 po ay 20 po ay naging beneficiary po ng government internship program. So malaking bagay po yan sa estudyante para meron po silang karagdagang gastusin sa kanila pong pag-aaral. Pagdating naman po sa DOLE, ang atin pong Pililla Women Multipurpose Cooperative ay isa po sa beneficiary ng ating DOLE. Binigyan po sila ng grant na 546,000 CAS grant para po magamit po nila sa kanilang livelihood. Ano pong kahalagahan po niyan? Siyempre, kung may livelihood, employment po yon. At ang Pilipinas Shell, kahapon po na doon kami, ano po, ay partner po ng Pirilla Women Multipurpose Cooperative. Ang lahat po ng produkto ng mga kababaihan ay kasama po sa pinamimigay nila sa buong Pilipinas na pag may mga training po ang Pilipinas Shell, sa kanila po kinukuha. Kaya napakaganda pong livelihood. Kaya doon po sa mga hindi pa po membro ng Pirilla Women Multipurpose Cooperative ay sumali na po kayo. Ano po? Under din po yan ng PKP, Progresibong Kababaihan ng Pirilla. So, ang nangunguna po dyan ay ang akin pong may bahay. So yan po ay wala pong itinatangi. Ano po? Hindi po kayo i-discriminate. Kung gusto niyo sumama, tutulungan sa abot ng mga kaya. Wala pong pinipili. Kung gusto niyo sumama, makakasama po kayo. At kung sasama naman kayo sa ating co-op, ay ititrain kayo at isi-seminar kayo para kayo ay maging membro. Sa ngayon po, ang Pinilla Women Multipurpose Cooperative, sila po ay 4 years na in good standing. Yun po yun.
At sa ngayon po, ang atin pong existing cooperative in good standing ay umakyat na po sa 10. So, yun po yung maganda po doon. Ang focal person po natin sa co-op, ang atin pong munisipyo kasi ay, sabi nga, hindi po kayang punuan lahat ang plantilla. Kaya lahat po ay multitasking. Ang ating head rin po sa co-op, ayan pong focal person din po natin sa God at focal person po natin sa scholarship assistance. Yan po, nato po si Mayan Hilaga Vidales. Multitasking po. Ganun po sa ating, until such time, nakaya na po natin magpasweldo. Ano po? So, yun po yun. So, tapos na po tayo sa masigla. Punta naman po tayo sa progresibo. Yan. Under po ng progresibo ay ang atin pong economic and business, financial management, and infra. Ano po? And agriculture. Yan. Dumayo po tayo sa atin pong negosyo. Sa kasalukuyan po, nasa third quarter po tayo kung tutuusin. Ano po? Supposed to be, dapat po, 75% ang nakolekta po natin. 75. Sa ngayon po, ang nakukolekta na po natin ay 83%. So, nag-exceed na po tayo ng 8%. Yan. Dahil yan po ay sa sipag po ng ating BPLO at ng ating Treasurer's Office. Pakitayo nga po ang head ng BPLO, si Ma'am Josie Castillote. Nandyan po ba? Ah, may sakit. Pakitayo nga po ang ating Treasury. Pakitayo nga po. Ayun, nasa likod pala. Si Ma'am Isles, si Ma'am ating Treasurer, si Ma'am Vasquez. Ah. Ah. Banyes. Kasi nagbago po tayo ng treasurer kasi. Ano po? Ma'am Banyes. So sa ngayon po ay nagkukondak po sila ng campaign. Ano po? Ang ating BPLO tsaka po ang ating Treasurer's Office nagkukondak po ng campaign para mas lalo pong tumaas at lalo po nating mahigitan ang atin pong koleksyon. At malugod ko pong ibinabalita sa inyo, ano po? Nasaan ba ang ating assessor's office? Yan. Ang atin pong assessor's office ay awarded. Number one po sa Rizal. Ang taxable value po ng real property tax, ang real property natin, ano po? Ang taxable value ay umangat po sa pangunguna po ng head ng ating assessor, Ginoong Nap Lozano, nag-increase po ng 2,334% unprecedented. Tayo po ulit, palakpakan po natin. At sa ngayon po, ay nag-exceed na po tayo ng koleksyon. Ano po? Third quarter pa lang, nakaka 105% na po tayo. Ganun po kalaki ang koleksyon pagdating po sa real property tax. Congratulations sa ating assessor's office. Nasaan ba mga kasama mo sa assessor? Nandiyan ba? Tayo nga, tayo. Tayo ang buong assessor's office. Ayun, nasa 7-11.
Nagutom na, nagmimeryenda na. Okay, mag-alala, ilang minuto na lang ito, matatapos na. So, at ang atin pong mga negosyo, nag-increase din po. Yung po mga nag-renew ng ating ng mga bagong mga businesses. Nag-increase po, pero mapapansin po nyo, nag-increase po ng 1%. But anyway, sabi nga, dapat maging mapagpasalamat tayo. Kahit 1% ang increase sa kabila ng COVID, ay nag-increase pa rin ang mga nagrehistro ng negosyo dito sa ating bayan. So, yun po yung napakahalaga po doon. Ano po? At mapapansin po ninyo, mamaya, sabagay, mamaya ako po, iuhuli ko po yun. Ano po? Mapapansin po ninyo, may mga bagong bukas po na Alphamart dito sa atin. At may magtatayo pa po ulit ng panibagong 7-Eleven. Ayan. Doon po sa Alphamart sa munisipyo, sa kalapit po noon ay may magtatayong 7-Eleven. Magkatapatan. So, nakikita po nila talagang tuloy-tuloy po yung pag-unlad ng ating bayan. At yun po yung lagi ko sinasabi, kasabay po ng pag-unlad, dapat daging tahimik ang ating bayan. Ano po? Kaya congratulations uli sa ating kapulisan. At ang pinakamaganda po niyan, ano po? Nasa na ba tayo? Naligaw yata ako. Economic and business. So, dumako naman po tayo sa finance. Ano po? Sa finance. Yan. Tayo po ay meron pong finance team. Binubuo po yan ng budget. Binubuo po yan ng treasurer's office, ng accounting, at isinama po natin dyan ang planning. Yan. Isa pong buong finance team po yan. Ano po? Ang nakakatuwa po ay napaka-epektibo po ng ating budget preparation. Napaka-epektibo. Ano po? Sabi nga, kung ano yung nararapat na budget ay siyang pinaiiral natin. Ano po? Kaya, pakita yung nga po yung ating budget officer. Si Ginang Marieta Montoya. At pagdating naman po sa mga disbursement, ano po? Sa pagre-release po ng pera, treasurer po yon. Ano po? Pag nagre-release ng pera. Pero, pagka-release po ng pera, dapat well accounted for. Kaya magaling naman ang ating accounting. So, treasurer muna, tayo muna. Si Ma'am Banyes, si Ma'am Miles, tayo. Ayan. Tapos yung ating pong accountant, si Ma'am Daisy Ronquillo. So, updated po. Updated po ang pagsasubmit sa ating COA. Kaya patuloy po natin nakukuha consistent good financial housekeeping. Yun po yun. Kaya pagdating po naman sa planning, siyempre, pag nagplano, kasunod nga lagi budget. Walang plano na hindi kasunod ng budget. Kaya yun po yung kagandahan noon. Ano po yung kahalagahan ng makukuha natin ng good financial housekeeping? Ang national fund ay maluwag po nilang ibababa. No hesitancy, kasi maayos po ang ating pangangasiwa sa kapirahan ng ating bayan. At isasama ko na rin po, ano po, sabagay, may mga bumababa pong galing national, pero ito po yung mga nakakaraan pa. Pag tinotal po natin, ang lahat-lahat po na naibaba sa bayan natin, ano po, pag itinotal natin, ang naibaba na po natin na national fund, ano po, galing sa national,
ay nasa less than 600 million na po ay naibaba natin. Kasama po yung dike natin hanggang doon sa sala, kasama po yan doon sa mga binaba. At siyempre, tinutulungan po tayo ng ating provincial government na pagdating po sa taas ay mapalo up at ay babaan po tayo ng mga pondo galing sa nasyonal. Kaya napakalaki pong tulong sa atin ng ating provincial government. So, napapanatili po natin ang good financial housekeeping. At kamakailan lang po, ay pinagsabit na naman po ang ating finance team para po doon sa financial assistance, yun sa PALGO, ano po? Pinagsabit po na tayo ng panibagong 9 million para igagrant po sa atin ng Department of Budget para po ma-assistyan ang mga less fortunate Pililianons. Kasama po din yung AIX, kung tawagin, Assistance to Indigent Citizen. Kasama po yon. At kasama rin po yung mga panibagong equipment na kailangan ng ating RHU. Kaya may mga panibagong equipment na namang bababa galing sa ating Department of Budget. At nga nangingiti si Doktora. So, yun po yun. Ano po? Pagdating po sa ating infra, yan. Sa infra, makikita po natin yung kilometer 64 plus 500. Alam po ba ninyo yun? Yung pong ating overlooking. Yung pong ating overlooking. Hindi po ba? Gawa na. So, binlisan po natin yun. Hopefully po. Hopefully. Na by November ay mabuksan na po natin. Sa pangunguna po ng ating tourism, tourism head, si John. Ano po? Tayo John. Kasama po yan sa economic enterprise. Ano po? At yun pong ating new municipal jail, yan po ay bigay po sa atin ng probinsya. New municipal jail. At marugod ko rin pong ibinabalita sa inyo, ano po? Baka mabuksan po natin yan next year. Bakit po? Bakit po naantala? Tayo lamang po ang jail na naka-aircon. Kaya by February po, pa-install na po natin yung aircon po doon sa jail. Kasi yung pong existing jail ngayon, yung pong existing jail, simula po nung okay na ko po, consistent po yun, naka-aircon po yun. Yung pong ngayon, yung existing. Ano po? Ngayon, ililipat na po ang mga inmates doon po sa bagong Pililla Jail. So by February po, mag-i-install po ng aircon doon. Tsaka na po natin ililipat ang ating mga inmates. Ngayon, baka naman po, wag na po yung hangaring mapunta ron. Sino pong gusto mapunta doon? Alam po ninyo, ang sabi sa akin, ang sabi po sa inyong lingkod ng mga mayors, kahit sa ibang region, mayor, baka hindi na lumabas dahil masarap ang buhay doon naka-aircon. Ano pong sabi ko? Treat them as human. At magpapakabait sila. Kaya, mabilis pong lumaya kasi nagpapakabait. May nasalubong nga po ako sa Quezon, may nasalubong ako sa Malaya. Sabi, Mayor, thank you very much po. Ang sarap po doon sa loob, naka-aircon kami. Ang sabi ko po, gusto ba niyo bumalik? Ah, hindi na po, hindi na po. Kaya nga po kami nagpakabait eh. Kasi, isipin nyo, nakakapaligo po kami ng dalawa hanggang tatlong beses maghapon. Tapos naka-aircon pa kami. Dati po ako may TV. Pero nung aircon po nyo, nawala TV ko. Dati po ako may sakit sa balat. Nawala po yung aking sakit sa balat. So yun po yun. Sabi nga, tratuhin natin silang kapwa natin nilikha ng ating Panginoon. At sila ay siguradong magpapakabait. Ganun po yun. Yun pong ating multi-purpose three-story building. Gamit na gamit po natin ngayon yan. Pagka po may bagyo, ginagamit din po nating evacuation center. Pag may mga meeting, seminars, ginagamit din po natin yon. At doon na po, pirmihan nag-uopisina ang ating PWD sector. Sa pangunguna po ni Engineer Alexander Herrera. Kaya lang, hindi pa yata naka-aircon, ano? So, sa February aircon, kasi ubos na yung budget sa ano.
Mag-uumpisa na February. So by February, naka-aircon na yon. At bibigyan din po natin ng opisinang, pirmiyang opisina ang atin pong co-op doon sa three-story multi-purpose. Ganon din po ang ating senior citizen. Bibigyan din po natin doon. Ganon din po ang ating Fisher Fox, tsaka ang farmers, nagre-request po sila. So malaki naman po yon. Kaya lahat po mabibigyan po ng offices. Ano po? Wag po kayong mag-alala. Yung lagi ko po sinasabi, hindi naman po kayo mawawalan. Hindi rin po kayo magkakaroon. Joke lang po. Gusto ko lang po lagi tayong masaya. Yung Pumpis Landing sa Halihayin, ano po? Malapit na po maging operational po yon. Napakarami pa po nating ipagagawa. Napakarami pa po. At kung iisa-isahin po tayo natin ay abutin po tayo maghapon. Pagdating po sa agriculture, nasaan po ang sektor ng agrikultura? Yan. Ang atin pong LGU ay lagi pong full support. At alam naman po ninyo kung gano'ng karami ang bumaba sa ating sektor ng agrikultura. At yan po ay madadagdagan pa. At sa ngayon po, hindi nga lang yata napakita rito, sa ngayon po ay pinaparami po natin ng gusto ang ating free-range chicken. At ini-envision po natin na pagdating po ng 2023 or 2024, isa po sa pinakamalaking supplier ng free-range chicken, pati po yung brown egg, ay ang bayan ng Pidilya. Makikita po yun. Ang dami na pong free-range chicken sa ating Ligwa. Gagawin po nating Eco Park. At sa kasalukuyan po, ongoing na po yun. Kaya kung gustong bumisita, pwede pong bumisita. Pero yung pong itlog, pag dumampot kayo, babayaran po ninyo. Kasi ang mayor po, nagbabayad rin. Hindi po libre. At meron po dito ang agriculture na dala-dala. Alam ko, may dalang brown. Nasaan ba ang in-charge? May dala pong brown egg. Nasaan ang ating sektor ng ating Department of Agriculture? Alam ko, nag-prepare yun eh. May mga dalang brown egg eh. Meron ba? Naka-ready ba yun? Para ibibigay dun sa ating mga bisita. So, yun po yun. Ano po? Colored egg, brown egg. Pinaparami na po natin ngayon. Dalawa na po yung ating incubator. Kaya matitikman po ninyo at yung gusto po mag-alaga ay meron pong seminar. Kaya lang, malugod ko rin pong sinasabi sa inyo at meron na po kaming agreement ng Department of Agriculture. Pag hindi po nakapag-seminar at hindi po pumasa sa exam, ay hindi po magiging beneficiaryo. At tanungin po ninyo kung sino po magbibigay ng final exam. Ang inyo pong lingkod. Pakita yung ang ating OIC ng ating agriculture, si Engineer Harsha. Yan. Si John Carbonell po kasi, si Ginong John Carbonell ay kasalukuyan pong nag-undergo po ng medication and check-up. Kaya naglagay po tayo ng OIC sa ating pong agriculture. So aktibong-aktibo po ang ating agriculture. At sa kasalukuyan po ay nabigyan ang isang asosasyon ng mga magsasaka sa malaya ng worth 4.5 million kung hindi po ako nagkakamali. Tama ba? 4.5 million. Doon po sa programa ng Department of Agriculture, yun pong INSPIRE. Ang programa po, ang INSPIRE, ang ibig sabihin po, Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion. Bakit po? Saan po nanggaling yung INSPIRE? Recovery and Expansion. Dahil nagkaroon po tayo ng swine flu. Ano po? ASF. So, ang atin pong area, ang atin pong bayan ay na-declare na po na dati red zone, ngayon po ay pink zone. Hindi po nangangahulugan, nalibre na po, wala na pong ASF, pero sa mga karatig o sa mga malalayong lugar ay
meron pa pong ASF. Pero dito po sa ating bayan ay wala na. Kaya kinategorize po nila ito na pink zone. At dahil po dyan, ang gusto po ng ating Department of Agriculture ay makarecover o madagdagan ng supply ng swine. Ano po? Kaya isa po sa naging beneficiary ay ang ating pong grupo ng farmers doon po sa may bandang malaya. Ang kinakailangan lang po, meron pong 2,000 square meters na pagtatayuan ng housing ng baboy. Ano po? Kaya nasaan yung mga beneficiaryo ng ano? Pakitayo nga sa malaya, yung asosasyon. Ongoing na po yung construction. At yan po yung makikita po ninyo. Yan. Ginagawa na po ngayon. Ang tangi lamang po nilang counterpart. Ano po? Ang tangi lang po nilang counterpart, within 3 years, tama ba? Within 3 years ay dapat ay nakapagbenta po sila ng worth 5,500,000. So wala pong babawiin, ano po? Wala pong babawiin ang Department of Agriculture. Ang tangi lamang po nilang ipapakita ay ang katibayan na nakapagbenta sila ng worth 5.5 million ano po, na karni ng baboy. At lahat po ng ani ay pwede na po nilang i-expand pa. So doon naman po sa mga hindi naging beneficiaryo, wag po kayong mag-alala. Hindi po kayo mawawalan. Hindi rin po kayo magkakaroon. Hindi po. Magiging beneficiaryo din po kayo. Wag po kayo mag-alala doon. Magiging beneficiaryo din po kayo. Hindi po titigil ang inyong lingkod. Ano po? Katuwang ang ating Vice Mayor, Jaime Casas Paz. Hindi po kami titigil at ang ating sanggunian na gumawa ng resolusyon kasi may kaakibat pong resolusyon yan. Hindi po basta binigay. Ipinasa po ng ating sanggunian bayan sa pamamagitan po ni Vice Mayor Jaime Paz at sa sanggunian para po tanggapin yun pong ibinibigay ng agriculture sa programang INSPIRE. Yun po yun. Ano po? Kaya malinaw po yun. So, doon po sa mga sektor na magsasaka na hindi beneficiaryo, makikipag-muwa po ulit tayo at hihingi po kami para yun po sa mga gusto na mag-alaga ay mabigyan. Yan. Ano po? Kaya wag po kayo malulungkot. Ano po? So, pumunta na po tayo sa nagkakaisa. Yan, last part. Nagkakaisa. So, under po na nagkakaisa, public service. Public service improvement, governance. Yan. Kamakailan lang po ay nagkaroon po ng devolution process. Capacity development. Ano po yung capacity development? Because of the Mandanas-Garcia ruling, magkakaroon po ng devolution starting 2022, 2023, and 2024, and comes 2025 ay fully devolved na po ang ibang government, national government function. Ang ating pong agriculture, ang ating environment, ang ating social welfare, magiging fully devolved na po yan. So, nagkaroon po ng capacity development. Ano po yon? Dapat naka-ready ang bawat municipality. So, nag-create po ng mga plantilla positions. Ano po? Pero hindi naman nangangahulugan na agad ay pipildapan po yung mga plantilla position conforme po sa needs. At ang nakakatuwa po dyan, ang una pong nag-submit na bayan ay ang Pililla. At yung pong ating sinabit na CAPDEV, ano po, ay perfect. Congratulations sa buong team.
Congratulations sa buong team, sa atin pong SB, sa atin pong mga department heads. Kaya congratulations sa ating lahat. So mabuti po yung alam ng ating mga kababayan. Kaya lang, halos hindi po kami natutulog. Talaga halos walang tulugan. Ang sasabihin nga po ng Mayora, ba matulog naman kayo ba? Wala kayong matigil-tigil. Okay lang po yon. Sabi nga, pagka po inspired, ano po, hindi makakaramdam ng pagod. So napakahalaga po kasi ng inspirado po ang bawat isa. Hindi po talaga makakaramdam ng pagod. At kamakailan lang po ay nag-conduct po kami ng ELA. Tuwing pagkatapos po ng eleksyon, newly elected, nagkakaroon po ng executive legislative agenda. Ano po yon? Magkasama po ang local chief executive at ang staff ng local chief executive, lahat po ng departments, at kasama po namin ang head, ang vice mayor, ang buong sanggunian, at nagpo-formulate po kami ano ba yung patutunguhan pa ng Pililya for the next 3 years, for the next 6 years, for the next 9 years, and beyond. At masasabi ko po na yung pong ginawang ELA ay isa pong matagumpay na executive legislative agenda. At ibabalita ko rin po sa inyo na by next year po, magkakaroon na po tayo ng new municipal building. Kasi base po doon sa capacity development, hindi na po kayang i-accommodate sa ating current, present municipal building. Pero hindi po mawawala ang ating old municipal building. Yan po ay ipipreserve at part na po yan ng ating culture. At kausap rin po natin ng provincial government, yan po ay i-repair. Ang new municipal building po, mapupunta po rin sa tapat. Kaya yung pong likod na yon, pati po yung jail, by 2023, aalisin na po lahat yon. Magiging parking po lahat yon. So kaya, makikita po ninyo, ang mga offices po pati, ay para naiipon na po sa isang lugar. Para po hindi kung saan-saan napupunta. Para po mas mabilis ang serbisyo. So yun po yun. Ano po? So, looking forward, ano po? Mayroon akong hindi nabanggit yata. Mayroon akong hindi pa nabanggit. So, yun pong ating mga best practices. Ano po? Yun pong ating mga best practices. Yan po ay in-adapt sa national. Ang isa po sa kinuha, yung BetterMed. May BetterMed ba? Ayun, BetterMed. Yan po ay nirecognize po yung BetterMed. Ano po yan? Panahon po ng COVID. Pag tumawag po, ibibili kayo ng gamot. At hanggang ngayon po yan ay ongoing. Existing pa, ano? Existing. O, ongoing pa po yung BetterMed. Kaya kung kayo po ay senior citizen, wala kayong kasama sa bahay, mayroon kayong ipabibili, papupunta yun sa grocery o kaya sa drugstore o kasaan nyo pupunta, pwede pa po kayong tumawag at pupuntahan kayo at kung anong pangangailangan nyo ay ibibigay. Pero bibigyan po nyo ng pambili. Pero hindi po kayo kukupitan. Ano ba? Bawal po yon. Hindi po kayo kukupitan. Pero kung talaga, na walang wala, ano po? Bibili po kayo ng libre. BetterMed. Yan. Hindi lang po medicine. Ano po? Hindi lang po medicine. At may kasunod po yan.
May kasunod po yan, better calls. Yan. Alam po yung better call? Ano po? Naka-isolate. Pagka po naka-isolate, may tumatawag. Kumusta po kayo? Ano pong kailangan na kailangan po nyo dyan? Mayroon pong tagatawag. Noon pong una, ako po tumatawag. Kaya lang sa dami, nag-assign na po ako ng tagatawag. Kasi inabot po ako ng daling araw pagtawag. Nasisita po ako ng mayora. Ang sabi ng mayora, na-delegate mo na ba? Sabi ko, na-delegate ko na, kaya lang sa dami. Pero bandang huli po, inassign ko na po sa iba. At para naman po kahit papaano, makatulog naman ang inyong lingkod. So yun po yun. Ang kasunod po niyan ay better care. Pagtawag, anong kailangan? Better care. Ang nakakatuwa po, yung ibang mga nagka-COVID, ay ang hinihiling parang magpapa-party. Lahat hinihiling. Ang sabi ni Engineer Joymy ng ating public safety, kasi siya madalas matawag, Mayor, bakit po ganun? Para yata magpapa-party na yata itong ating naka-isolate na ito. Sabi, basta kung anong hiling, i-produce nyo yun. Kung anong hiling, hindi naman lahat. Na, hindi naman quantity. Basta yung kaunti-kaunti ibili ninyo. Yun ang sabi ko sa kanya. Nung siya magka-COVID, sabi, kaya po pala ganun. Kasi wala pong panlasa, walang pang-amoy. Kaya po pala lahat itinatry kung ano yung pwedeng kainin. Ay ibibili na po namin lahat kung ano sinasabi. So yun po yun. Kaya pagka po ba ngayon may na-isolate, na wala ng pang-amoy, at hiniling kung ano yung dapat hilingin, bili. Para makakain. Mahirap po yata hindi kumakain, di po ba? So yun po yun. Kaya po yung ating mga best practices, BetterMed, ongoing. Tapos ongoing din po yung ating CBMS. Ano po yung CBMS? Community-based monitoring system para po sa proper town profiling. Napakahalaga po na eksakto kung ano po yung mga datos na kailangan para po matugunan natin at mabigyan ng angkop na pagpaplano para sa ikabubuti po ng lahat. Kasi kung mali-mali po yung mga data ang ating nakukuha, hindi po tatama yung pagpaplano. At minsan nga po, babalita ko lang sa inyo, nung umattend po ako ng planning sa Tagaytay, hindi naman po na-open, pero sabi po nung organizer, noted po, Mayor. Kasi nung unang-una po akong umattend yan, sabi ko, kailangan pala ang mga datos. Eh, wala pa kaming datos, kako. Eh, kaya uuwi na lang ako. Baka raw pwedeng ako pigilin. Iiwanan ko naman yung aking planner, yung aking planning officer. So, iniwanan ko si Engineer Dariel, umuwi ako. Pero sabi ko, request lang po. Baka po pwede, pagkatatapos po ng eleksyon, sa yun po yung itinuturo sa NEO, newly elected orientation course, baka naman po pwedeng i-include ninyo na ang bawat LGU, kung kakayanin din lang ng funding nila, ang unang-unang gawin ay magkaroon ng comprehensive census. Ang ginamit po kasi namin, ongoing, kako, pero hindi pa kami nakakompleto, ay CBMS. Community-based monitoring system na pinormulate ng mga Lasallian Brothers. Kaya nakakatuwa po, sa ngayon, in-institutionalized na po ng national government ang CBMS. At yan na po yung counterpart po ng ating PSA. Kaya ngayon po, ongoing po uli ang ating CBMS para magkaroon po tayo ng komprehensibong data, mga datos, para makapagplano po ng gusto at lalo pong maging mas mabilis ang pag-unlad po ng ating bayan. Yun po yun. CBMS. So, ang atin naman pong meron pa po tayong mga plano
na aabangan po ninyo. Ano po? At yan po ay makikita po sa dako roon. Magkakaroon po tayo doon po sa bukanan ng ilog. Ano po? At yan po ay pupunduhan po ng ating provincial government. Magkakaroon po tayo ng napakagandang parola. Parola, ano po? Ang iniisip po niyo siguro yung lighthouse na parang tower tapos may ilaw. Hindi po. Yung pong parola na yon, kung mapupunta po kayo sa Pearl Farm, sa Davao, ganun po magiging itsura. Lighthouse po siya, pero ang second floor restaurant, tapos malaki po yung area, so dadayuhin po yun ng mga turista. So yun po ay magagawa po ng 2023. So yun po yun, additional po yun. At ang isang pinagpuporsigihan po ng inyong lingkod katuwang ang ating Sangguniang Bayan, yun po yung ating Pililla Business District na ang gumawa po ng study ay ang atin pong URS. Gawa na po yung study. Ano po? So, ang kailangan lang po ay ma-implement at makausap po yung mga may-ari ng lupa para maumpisa na po yung Grand Terminal at yung pong ating public market ay mailipat po sa kalapit ng ating Grand Terminal. So maraming po salamat sa ating URS family. Ano po? Sa pangunguna po ng President, si Ma'am Nancy Pascual. So maraming pong salamat. So yun po. So lahat po ng mga kailangan ng masusing pag-aaral ay counterpart po natin ang ating URS family. Hindi po tayo pinabayad. Kung tutuusin po yun, yung consultancy, ano po, malaki pong pera po yun. Pero ibinigay po ng ating URS ng libre sa LGU Pililla. Palakpakan po natin. Kaya pag natuloy po yung Grand Terminal, yung pong ating transport, nasan ba ang ating transport sector? Nasa 7-Eleven na yata. Nagugutom na. Ano na? 12 past 12 na pala. So, pagdating po dun sa mga solo parent nga pala, hindi ko po nabanggit. Sa mga solo parent, ano, mayroon po tayong programa sa solo parent na maglalagay po tayo ng special daycare center para po pwede niyong iwanan ng inyong mga anak at pwede kayong makapagtrabaho at anytime pwede niyong i-access kung anong ginagawa ng inyong anak. Ano po? Para kayo po ay matulungan. Kasi kailangan po yun ng mga solo parent. Yun po yung ano doon. Ano po? So, doon po sa mga ibang sektor, makakaasa po kayo kung mayroon pa po kayong gustong idagdag, sulat lamang po kayo sa ating pamahalaang bayan. At yan po ay atin pong pag-aaralan at kung kaya pong tugunan ng madalian ay atin pong tutugunan. Yun po yung pinakaano po doon, pinakamahalaga. At nagpapasalamat din po ako sa lahat po na nagtiwala sa LGU Pililla na dito po sila mag-invest. Marami po tayong, nasaan po yung ating mga developer? May mga developer po ba rito? May mga in-invite po tayong mga developer. Nadyan po ba? Pakitaas lang po kamay. Kanina kasi may nakita akong ano. So sa mga developer naman po, ay makakaasa po kayo na ang Pililla, LGU Pililla ay mananatiling friendly. Ano po? At pagdating po doon sa ease of doing business, i-observe po natin lagi. At by end of this year, ano po, ongoing na po na magiging online transaction na po tayo. Kahit po kayo nasa abroad, makakapagbayad kayo ng inyong taxes, hindi na po kayo uwi ng Pilipinas. So, magiging online na rin po. Kaya hopefully matapos po by end of this year. Ano po? So, yun po yung mga idadagdag. At
Ang isa pa pong pinakamasayang, ibabalita ko po sa inyo. Ano po? Magkakaroon na po tayo dito ng... Pakituntog nga. Nagyayaya ang iti, di na nga mapakali. Halika na, tara na, doon na nga ang punta. Labas lahat ng ngipin, sumasayaw sa tuwa. Ganyan ang feeling kapag bida ang saya. Bida tayo, san bida ang bata. Sadyahin bida tayo, mas matanog, mas masaya. Sadyahin bida tayo, wala nang iba. Sadyahin bida ang saya. Bida ang saya. Dito lahat ay ito. Masaya po ba? Yan po, ongoing na po ang recruitment ng mga personnel. Ano po? Ongoing na rin po yung kanilang soil testing. Yan po ay tatayo doon po sa Halayhayin. Doon po tatayo. Kaya sana po by March or April ay operational na po sila. Ano po, para summer ay meron na po tayong Jollibee. So, tanda lamang po yan na ang Pililya ay tuloy-tuloy na po ang pag-unlad. Ano po? At siyempre, pag may Jollibee, ipag-pray natin by 2024 o bago matapos ang 2023, may McDonald's. Kasi ongoing din po ang pakikipag-usap ng inyong lingkod kasama ang finance team sa magtatayo ng McDonald's. Hindi pa lang po napapidalize. Ano po? So, yun po yun. At sana ipag-pray po natin na magkaroon po tayo ng another, magkaroon po tayo ng, kahit hindi po kalakihan, ay magkaroon po tayo ng mall. Yan. Ongoing din po ang negotiation po doon. Ano po? Sana yung po mga may-ari ng lupa ay huwag magdamot na yung kanilang lupa ay maging kabahagi ng pag-unlad ng ating bayan. Ang inyo naman pong lingkod, hindi po nakikialam pagdating po doon sa negosasyon. Sila po yung pinababayaan ko mag-usap. Kaya po sana, wag po sila magdamot at para tuloy-tuloy po lalo ang pag-unlad. Ang developer po sa atin, kung hindi po ako nagkakamali, umaabot na po ng nasa 19 ba, Engineer Dariel? Nasa 19, developers ano? So, lahat po yan ay may purchasing power. Pag yan po ay nagkaroon ng mga houses, may purchasing power, lalo po mabilis ang pag-unlad ng ating bayan. At syempre, habang lumalago ang ating bayan, maging contributor po tayo pagdating po sa peace and order. Kasi yan po yung isa sa essential. Sandali lang po tayong tumigil sandali at may dumadaan po tayong kapatid na namayapa na. Okay po. So, bilang pagtatapos po, at past 12 na po, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo, ito pong sabi ni GCA, ano po, isang rapper. Ang sabi po niya, live a life full of humility, gratitude, intellectual curiosity, and never stop learning. Yan.
Lagi ko po sinasabi yon. Kung meron na po tayong dagdag kaalaman, dagdagan pa po natin para lalo po tayong humusay. Pero ang mo po natin kalilimutan, na doon po lagi ang pagiging mababa at mapagpakumbaba. Napakahalaga po noon. Lagi po tayong mapagpakumbaba at lagi pong na doon yung gratitude. Ano po? Yung pagiging grateful natin. Napakaganda po ng homily kanina ng pare. Huwag po natin kalilimutan na lagi po tayong nagpapasalamat kung ano man meron tayo. Kasi kung naroon po yung pasasalamat, enough kung anong meron tayo. Pero kung ang mauna po sa atin ay reklamo, laging kulang kung anong meron tayo. Yun po kasi ang napakahalaga. Lagi po tayong maging grateful. At ang sabi nga po ni Mae West, ano pong sabi ni Mae West, isang American actor, "We only live once." Minsan lamang tayo mabuhay sa mundo. But once is enough if we do it right. Napakaganda po noon. Ang buhay ay iisa lang, pero yung isang buhay na yon ay enough na kung gagawin po natin ng tama. At katulad po ng lagi ko pong sinasabi, tuwing ako po'y magtatapos, lagi ko pong pinapaalala, kung ang magiging basihan po ng ating pakikitungo sa ating kapwa, kung ang magiging basihan po ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan o sa ating mga kaopisina, ay ibabase po natin sa Colossians 3 verse 23. Ano man ang ating ginagawa, gawin natin ito ng buong puso na tila sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi sa tao. Walang dahilan para hindi tayo makapaglingkod na ubod ng saya, may kagalakan sa ating mga puso at hindi tayo nakakaramdam ng pagod. Dahil ang iniisip natin ay ang kapakanan ng bawat isang mamamayan o bawat isang kapatid natin. So maraming marami pong salamat at God bless po sa ating lahat. Thank you very much po. So ngayon po, nire-request po natin ang lahat na manatili po tayo sa ating mga silya para po sa maayos na pagbibigay ng ating pagkain. At ito na rin po ang pagkakataon na tatawagin po ang mga bawat grupo para po sa photo opportunity. Muli po, iniimbitahan po lahat na magsiupo at antayin po natin ang pagkain po na ibibigay po sa inyo ngayon. Salamat po. Kuya, patulong pagkatanggal ng electric fan. Ano, sa use? Patulong naman. Nakalimutan ko. Sige, habang nag-aayos, ano po? Meron po tayong raffle. May raffle po tayo, ano po? Nasaan yung pupunutin? Number, nasaan number? May registration po kasi dyan. May registration. Ang mapapanalunan po ay tigi-tigisang kabang bigas. Ano po? Pero 10 lamang po yon. 10 Cabano Prize. Ayan. Sana mabunod. 10 Cabano Prize. Nasaan? Ah, ito pala. Electronic raffle pala. Ayan. Tingnan po ninyo ano po. Electronic raffle. High-tech. High-tech na talaga, ano? Electronic raffle.
Sige, habang kumakain po kayo, habang kumakain, magra-raffle po tayo. Ilan? 10 kabans lang ba o 15? Humirit pa ng liba. Dinastin, 10 kabans ba o 15? Ah. O 15 kabans. Carlos Legaspi. Oh. Si Kagawad nagnanalo ng 1 kaban. Ikiklaim mo yan sa munisipyo, no? Kasi nasa munisipyo yung bigas. Ikiklaim mo. Ang una pong nanalo ay ang Kagawad ng Malaya. Si Paring Kaloy Legaspi. Sa munisipyo kiklaim. Kaya, Kagawad, bukas pwede mo na i-claim yan. Rosalie Quillong. Ayun, ating BHW. Quillong o Quichong? Quichong ano? O Quichong. Rosalie Quichong. Galing naman ang ating raffle ah. Queen Ponce. Asan? Queen Ponce. Bukas, claim mo. Pang-apat. Angelita Villas! Oh, maswerte naman ang picking.